Ito po ang patunay na talagang kailangan ng mga manok ng greens. No? Nilagyan ko ng mulberry yung kanilang kulungan. And they're starting to like it actually. So, isang suggestion lang. Kung nakakonfine yung inyong mga manok, tulad nito sa akin, dapat every now and then, at least once a week or twice a week, eh magbitin tayo ng isang palumpo na malunggay, mulberry, madre de agua, ipil-ipil, o maski napier, sapagkat siguradong gaganahan yung mga manok at matigil yung problema natin sa feather picking. Kasi pag hindi na ano, hindi na karoon ng diversion sa mga manok na ito, eh they have the tendency of picking each other's feathers. So this is a suggestion na kapag naka-confined breeding ka, kailangan maglagay ka ng green sa kulungan para mayroong merienda at aliwan yung iyong mga manok. Tinuloy po natin yung ating eksperimento sa pagpapakain ng greens sa ating manok Pinoy inside the cages, sapagkat ito yung ating inumpisa ng isang araw. We're trying to provide them diversion, kasi napansin ko nagkaroon ng maraming feather pecking, at ang feather pecking ayun yung mga sa likod ng manok na yan na kalbo, sapagkat kinakain ng kanilang kasama. Ang sabi ng ating mga eksperto, ang feather pecking actually could be an indication of boredom, walang magawa, or kakulangan ng protein na kinakain nila through the feathers of the other chicken inside the pen. So the other day, nag-umpisa tayo mag-eksperimento, binigyan natin ng mulberry leaves. Ngayong araw, binigyan natin sila ng kamote tops, sapagkat napakarami ko pong kamote rito sa farm ko. Hindi namin masalad. Sobrang dami. So pinaharvest ko at ngayon ay binibigay natin. At kayo mismo, kayo ang witness ngayon kung gaano sila ka-interesadong kumain ng dahon ng kamote. So this is something that we would like to share with other farmers, sapagkat feeling ko itong practice na to will lead to successful breeding inside the pens. Another lesson shared from the Braveheart Farms of North Cotabato.